May call ako kuya Eli Sonam for the lapotering sort and sort. Sabi na, hindi maglo-long sleep na po tingin. Long sleep mo, bro? Amen. Sino po ang na-bless sa mensahe ng Panginoon? Amen. Napakaganda, no? Ang dami ng tinuro sa atin. Wow. Salamat, Pastor Edwin. Lord. Sa mensahe ng Panginoon. So, tayo dadako na sa ating mahalagang gawain. Ano po ang napapansin ninyo, mga kapatid, sa ating Iglesia ng Diyos sa PCF? Any comment? Meron ba kayo napapansin? Yes, maayos. Amen, maayos. So, kung papansin din natin, mga kapatid, ang Iglesia ng Diyos, ang PCF, ang Tabernacle Christian Fellowship, mga kapatid, ay patuloy ang pagpapala ng Panginoon. Bakit po? Bakit ko po nasabi? Kung nung tayo po ay mapunta sa lugar na ito, halos ilan lang tayo, pero ngayon, siksikan po tayo. Amen? At halos hindi na natin ma-invite yung iba, dahil nga ang ating area ay maliit. Amen po? Yan ang pagpapala ng Panginoon sa atin. So, hindi pala nais ng Panginoon na ganito lamang tayo, mga kapatid. Hindi pala nais ng Panginoon na ganito lang kaliit ang area natin. Amen? Ang nais pala ng Panginoon ay bigyan tayo ng mas malaki. Amen? Amen. Mas magandang lugar. Mas malaki at mas magandang lugar. Amen? Okay. Yan ang nais ng Panginoon. Hallelujah. So meron po akong verse dito na babasahin sa inyo. Ito po ay nagmula sa Aklat ng Kawikaan. Ang sabi po dito sa Aklat ng Kawikaan, chapter 11 verse 24. May nagsasabog at tumutubo pa, at may humahawak naman ng higit kaysa karapatan, ngunit nauwi lamang sa pangangailangan. Ano po ba ibig sabihin nito, mga kapatid? Ulitin ko, makinig po kayo. Sabi dito, may nagsabog at tumutubo pa. Amen? At may humahawak naman ng higit kaysa karampatan, ngunit nauwi lamang sa pangangailangan. Ano po ang pagkakaintindi natin dito, mga kapatid? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kung tayo ay mapagbigay, kung tayo ay ang mga blessing na dumarating sa atin, ang kinikita natin ay sinishare natin, isinasabog natin, mga kapatid, asahan ninyo, tutubo yan. Amen. Amen? Amen? Ngunit kung tayo ay ganyan sa mga kinikita natin, amen? Parang ayaw bitawan yung 1 real. Parang halos umuusok na bago bibitawan. Asahan nyo, mga kapatid? Mauwi lamang sa wala. Amen? Naniniwala po ba kayo dyan? Amen? Mauwi lamang sa wala. Tingnan nyo, mga kapatid, kung uunahin ninyo ang mag-ipon kaysa magbigay sa Panginoon, mawawala at mawawala ang ipon ninyo. Amen? Amen? Mapupunta lamang sa mga bagay, sa mga sakuna, sa mga gastusin na bigla-bigla na lang dumarating sa pamilya. Pero kung tayo ay mapagbigay, mga kapatid, lalo higit sa Panginoon, sa gawain para sa Panginoon, tutubo pa. Amen. Amen? Ang ating pera. Amen. At magiging sagana tayo, mga kapatid. Mapapansin nyo na lamang, kahit
Wala na kayong pera, wala na kayong inaasahan, binigay niyo pa rin sa Panginoon, pero mapapansin niyo, hindi mawawalan ng laman ng wallet niyo. Darating at darating ang pagpapala. Amen! Amen! Hallelujah! So tayo po'y magbigay, mga kapatid, sapagkat sinasabi ko, sabi po dito sa aklat ng Lucas 6, aklat ng Lucas, chapter 6, verse 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal, mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat ng inyong isusukat ay doon kayo muling susukatin. Amen po. Magbigay po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Yes Lord, ang mga naligom na sa labing ito Panginoon, nawa ay matugunan ang pangangailangan ng iyong iglesia Panginoon. Matugunan ang lahat ng mga gastusin Panginoon, lalo sa ibinigay mo muli sa amin na lugar na aming lilipatan Panginoon upang maging mas lumaki kami Panginoon, mas lalong dumami kami Panginoon dahil sa plano mo sa Tabernacle Christian Fellowship. Ang plano mo mga Panginoon ay hindi lamang kami maging 10 o 20 lamang kundi mas dumami pa. Dahil yan ang plano mo sa Tabernacle Christian Fellowship dahil nakikita naman po Panginoon ang mga pagpapala nakikita sa lugar na ito, Panginoon, na kung saan dumarami po kami. Hallelujah. Hallelujah. Lord, nawa ang salapin ito, Panginoon, ay magamit lamang ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ayon sa, para sa iyong lamang gawain, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagpapalang ito. At pagpalain nyo rin po, Panginoon, na may pangako ka sa Malakay 3:10, Panginoon, na ang lahat ay bubuksan mo ang durungawan ng langit at ibubuhos sa kanila ang masaganong pagpapala, Panginoon. Kiniklaim namin, Panginoon, ang pagpapala na ipagkakaloob po sa amin, Panginoon, maging ang aming mga kapatid, Panginoon, na dumaranas ng kahirapan, dumaranas ng kalungkutan, o hindi mas masawag, Panginoon. Naniniwala kami ng Panginoon na hindi mo sila pagkukulangin, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa mga handog na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Pakikisa ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Ang kunting po ng bahay na ating lilipatan, yung ating babalikan doon ay hawak na natin. Amen. So, nananawagan po kami na kung sino man ang bakante sa inyo, may time, ay pagtulong-tulungan po natin na maayos ang lugar na yun. Marami po tayong babaguhin doon, magmula po sa bungad hanggang sa likod, mula sa ground hanggang sa taas. Amen? Lahat po ng sunok ng lugar na yun babaguhin natin. Amen po? May meeting tayo mamaya, ba? Opo, may meeting po tayo mamaya. Yun lang po yung panawagan ko, mga kapatid. Kung may bakante po kayong time. Kaya mag-start po yan. Pagtulong-tulong kami, may meeting. May meeting tayo sa base. Kung may time kayo, mga kapatid, pagtulong-tulungan natin. Kahit 2 oras, 1 oras, ganun na trabaho. Okay. Okay lang yun. At least, may gumagawa. Amen? Amen. Salamat po.